Pag-usapan po natin yung topic na medyo masakit tong topic na to ay pampapayat, di ba? Ang hirap pumayat. Maraming diet, pwede nyo itry yung diet. May diet kasi na hindi ganun ka-safe eh. Pero sa tinitingnan ko mga diet bukod sa pagbawas ng pagkain, medyo okay to sa akin, itong morning banana diet. Na-invento to sa Japan noong I think 2008 hanggang ngayon maraming gumagawa nito. Sa akin, ligtas siya sa maraming tao. Simpleng-simple lang. Sasummarize ko na. So, ang gagawin mo lang, ang breakfast mo, imbis na kumain ka ng kanin, tapsilog, mamantika, kakainin mo lang puro saging. Isa hanggang apat na saging sa umaga. Yun lang ang pinakababaguhin mo sa diet. Lunch and dinner, normal naman ang lunch and dinner mo, pero pag medyo busog ka na, 80% naramdaman mo na puno yung tiyan mo, tigil na. So, lunch and dinner, pero konting bawas pa rin. Tubig, pwede. Okay, bawas sa mga green tea sa kanila, pwede. Bawas sa matatamis, mga soft drinks. Pagkain, dahan-dahan. Iniisip mo yung kinakain mo. Pwede ka mag-snack konti sa hapon. Maaga natutulog. At ang huling kain nyo po, 8 p.m. ng gabi. So, merong diet na nothing after 6 p.m. Ito naman, nothing after 8 p.m. Hanggang 8 lang. Yung iba kasi, kung kailan madaling araw, doon kain ng kain, doon tumataba. Tapos, kailangan matulog ka ng 7 to 9 hours in a night. An average 8 hours. Ibig sabihin kasi, pag natutulog tayo, mas hindi tayo nagugutom. Mas mahaba ang tulog, mas pumapayat. Yung mga puyat, yung laging puyat, yung mga night shift, di ba? Laging gising sa puyat, dinadaan sa pagkain. Di ba? Kasi nga, nahihirapan yung katawan. So, pag mahaba ang tulog mo, mas papayat ka rin. Pwede mag-exercise, basta huwag ka lang ma-stress. Ganyan lang po kasimple. Ang Japanese banana. Ito po, 1 to 4 bananas in a day, warm water, hintay tayo ng lunch. Gusto natin mag-breakfast kayo. Ito nga yung breakfast ninyo. Okay, dinner up to 8 p.m. lang. Maraming vitamins and minerals ang saging. Sabi ko nga 2 bananas a day. Pag kumain ka ng 2 saging, para ka nang uminom ng kalahating multivitamin sa dami ng B, may C, may potassium. Napakahalaga ang potassium para sa puso, para sa muscle, pagbibigay ng energy. Napakakailangan po natin to. Lakatan, latundan, o saba, pwede. Pero sa tingin ko, sa Japanese, more lakatan or latundan ang gusto nila. Pero kahit anong saging para sa akin, effective po. So, ang isang saging, medyo malaking peraso, mga 89 calories, depende sa laki. Pag diabetic, pwede naman kumain ng saging. Hindi naman to bawal. Actually, medium glycemic index yan. Ibig sabihin, hindi sobra nakakataas ng sugar. Ang pinipili lang natin na saging pag diabetic, huwag lang yung sobrang hinog. Ayaw natin yung overripe, yung malambot na yung saging, yung very yellow na ang kulay, yung sobra ng tamis. Gusto mo tamang-tama lang. Huwag overripe, tamang-tama lang. Huwag din naman hilaw. Walang cholesterol, daming potassium. Napakahalaga ang potassium, lalo na sa Pilipinas. Marami siyang carbohydrates, ito yung pampabusog. Di ba pag nagugutom kayo? Pag nagutom ka, kailangan mong kumain. Pag kumain ka ng chocolate, mabubusog ka ba? Hindi. Pag uminom ka ng matatamis, mabubusog ka ba? Hindi ka mabubusog eh. Kahit kumain ka ng mga chips eh, di ba? Junk food. Pero pag kumain ka ng 2 saging, tsaka 2 isang baso, busog ka na. Kasi talagang pampabusog siya. Carbohydrate siya. Bukod sa pampapayat, pampabusog, nagbibigay sa'yo ng energy. Tingnan mo lahat ng tennis player, di ba? Basketball player. Yung tennis player, pag between sets, ano kinakain nila? Lahat sila saging. Kasi kailangan mo potassium, kailangan mo energy. Tapos maglalaro ka na eh. So, yan. Maganda rin sa blood pressure, okay rin sa puso, hindi nakakasama. Maraming antioxidants, vitamins, minerals. At ito ginagamit ko siya. Kung meron kang ulcer, gastritis, masakit, nag-a-acid, ang acidic ang tiyan. Kumain ng kalahating saging, o 1/3, lagyan ng konting tubig, pampatapal siya. Para hindi magasgas, masugat, mabutas ang tiyan, pwede lagyan ng saging. Bukod sa regular na gamot, syempre ng iyong doktor. Nakakabawas din ng depression, saging may tryptophan, nagiging serotonin. Ito yung happy hormones, pampasaya. Yung mga batang ay pumasok sa school, nalulungkot, kailangan nila ng saging. Bigyan pa ng chamomile tea. Yan ang mga natural remedies natin.
So, merong enzyme sa saging na maganda, na nakakatulong. Actually, gumawa nito isang Japanese alternative medicine na doctor. Pwede ko ba gawin to? Actually, wala pong bawal. Kung kahit may diabetes, may high cholesterol, may high blood, may heart disease, pinalitan mo lang naman yung isang pagkain mo, imbis na kumain ka ng maraming kanin at bawal, ginawa mo lang naman saging eh. Diba? Walang kaso yun. Kahit vegetarian, vegan, pwede. Tapos, binawasan mo rin kain mo sa tanghali sa gabi, 80% na lang, diba? Mas busog ka na. Tapos, sa gabi, mas konti kinakain mo, mas mahaba ang tulog mo. Diba? So, lahat ito maganda para sa'yo. At pag pumayat po kayo, pag bumaba ang timbang, good for diabetes, good for cholesterol, good for high blood, pampahaba ng buhay, good din for arthritis. Kasi pag overweight, doon sumasakit ang tuhod, paa natin dahil sa bigat. In summary, saging, 1 to 4 saging sa isang araw, sa umaga, pwedeng dalawa. Tubig, dahan-dahan sa pagkain, maaga matutulog, pwede mag-exercise, pwede mag-snack at tingnan kung ano kinakain. Pag busog na, tama na. Huwag yung kain ng kain. Hindi mo kailangan mabondat o talagang masusuka na sa busog. Pag medyo may laman na, tama na. Bukod sa banana, morning banana diet, maganda rin itong water therapy nila. Magkasama na itong dalawa eh. Kasi yun din naman eh. Pagkain mo ng saging, inom ka rin ng warm water. Ang tubig, kahit sino pwede uminom ng tubig. Pampabuhay ang tubig, di ba? So, ang maraming tubig, mas gusto ko lang sana warm water, mas maganda, para hindi masakit sa tiyan. Pag malamig kasi minsan, kung kaya nyo, okay lang. Pero kung sobrang lamig, minsan masakit sa tiyan. At pag warm kasi, pamparelax ng muscle. Masakit muscle mo, di ba? Warm. Warm compress. So, pag warm, kalmado yung tiyan natin. Tubig, pampapayat, sabayan mo ng saging. Para sa UTI, kidney stones, kung meron kayo urinary tract infection, kababayan, tubig lang. Minsan, dalawang basong tubig. Pag inom mo, mawawash na yung mikrobyo sa UTI. Kung konti lang ang urinary tract infection, minsan nakuha na ng tubig. Pero kung malala, kailangan nyo ng antibiotics. Heartburn, kung maraming acid, tubig din, nakaka-wash ng acid, tapalan mo pa ng konting saging, napakaganda. Yung mga dehydrated, minsan nag-headache. Ayaw mo ma-dehydrate. Tubig, maganda rin sa balat. Pampaganda, pampapaya, tulad na sinabi ko. Sipon, ubo, lagnat, kailangan mo ng tubig. Pampalabnaw ng plema. Buong katawan natin, tubig, ayan o, 70-80% katawan natin. Ang utak natin, 73% water. Kidneys natin, 79% water. Ang kahit ang buto, matigas ang buto, 31% water siya. So, gano'ng karaming tubig ang recommended? Para sa akin, sa average na healthy na tao, sa ordinaryng tao, na walang ibang mga malalang sakit, 2 hanggang 3 litro on the average. Ito yung gusto ko sa inyo. Kasama dito ang juice, sabaw, pero mas gusto natin tubig. You know, 2 to 3 liters in a day. Ngayon, sino ang kailangan magbawas ng tubig? Yung mga may manas, may heart failure, sasabihan naman sila ng doktor. Pag may kidney disease na nagda-dialysis, na hindi na umiihi, syempre ibang usapan yon. Alam ko, minsan binabawasan sila ng pag-inom ng tubig. Pero yung kidney disease, kidney failure na early stage, basta may sakit sa kidney na umiihi pa, gusto ng mga nephrologist maraming tubig para mabumaba yung creatinine, hindi tumaas. So, 2 to 3 liters ang recommended. So, tubig sabay sa saging, para sa akin, very safe to. Pero kung meron kayong malalang sakit, worried kayo, pwede natin muna pa-check sa doctor nyo kung babagay po to sa inyo. God bless po. Salamat po.